Welcome back sa Pinoy MD. Ngayon naman, nakalinya na ho at talagang inaabangan na namin ang inyong mga katanungan pinadala sa aming Facebook page. So simulan po natin kay Body Consindad. Ang tanong niya, ang kulani ba daw ay bukol, Doc? At dapat ba daw pag may kulani na pinapa-opera? Well, ang kulani ay isang lumaking lymph node. Mm-hmm. Lymph node is a normal organ ng katawan na tumutulong sa infeksyon. Mm-hmm. At panlaban din sa cancer. Okay. So, pag yan ay lumaki because of the infection and the cancer, lumalaki siya, nagiging parang bukol. Okay. Pero hindi siya actually bukol, siya ay isang enlarged na organ ng katawan. Now, kung ito ay ioperahan o hindi, depende. No? Kasi kung ang cost ng paglalaki ng lymph node o yung pag-cost ng kulani ay infection lamang, kadalasan yan ay inoobserbahan lang. Kasi pag nag-resolve na yung infection, pati yung kulani, lumiliit din niya at mabalik sa normal. Pero kung ang cause niyan ay cancer, yan ay usually kailangan tanggalin or i-biopsy. So para malaman yun, usually Connie, yung mga kulani na dahil sa cancer, yun yung mga matitigas na madalas mabilis ang paglaki. Ayun. So yun yung characteristics pag cancerous. Pag cancerous siya. Matigas na... Matigas yung kanya. Pag kinapa mo siya, matigas siya. May iba ba sa color? Yeah, wala. Talaga yung kailangan talaga kinakapa. Okay. Wala naman kay Marybeth Abobo. May kinalaman ba ang mataas na uric acid no sa pangangasim daw ng sikmura? Alam mo, Marybeth, wala akong makita yung direktang connection ng uric acid sa pangangasim ng sikmura. Pero having said that, Connie, maaaring kapag sobrang taas ng uric acid, makakakos na ng problema sa kidney o kaya ng gout. Maaaring yung stress na yun of the disease can actually cause hyperacidity at pangangasim ng sikmura. Or baka naman na ang dahilan niyan yung mga gamot na tinitake para bumaba ang uric acid, maaaring makakos din ng pangangasim ng sikmura, side effect ng mga gamot yun. So kailangan tinitake mo siya ng full stomach. Pagkatapos mo kumain. Yes. O ito naman mula kay Cheska May Hilario Mendoza. Ano kaya ang pupwedeng gawin kapag daw hirap ang isang tao sa pagdumi? Yung bang constipated na tinatawag, ano? May pupwede ba daw kainin o gamot na dapat na inumin? Pag matigas ang dumi at mahirap siyang ilabas, usually diet, subukan muna ang diet, which means kailangan high fiber yung diet mo. Mm-hmm. Meaning rich in fruits, saka vegetables. Gulay, oo. Tapos sigurado mo na ikaw ay adequately hydrated, mga 1.5 to 2 liters a day siguro at least, para kailangan din kasi ng tubig ng ating dumi para ma-expel ng maayos. Kapag yan ay hindi nag-work, then mas magandang mapatingin ka sa gastroenterologist, isang doktor. Mm-hmm. Kasi ang constipation is also one of the signs of more severe diseases. Katulad ng? Baka may polyp or mayroong bukol na nagbabara sa kanyang bituka, nagkakause ng constipation. Alright. Wala naman kay Janelle Krushnik Likas. Delikado ba kapag sinabing may tumutubong polyps? Ayan, di ba kakasabi mo lang? Sa ilalim ng ating mga organs. Not necessarily. Depende kasi ang polyp kasi, Connie, maaaring secondary to inflammation or infection. Or maaaring siya ay tumor pero hindi naman cancerous. Right. Or maaaring siyang tumor na pre-cancerous, meaning later on magiging cancer. Mm-hmm. O talagang cancer talaga siya. So, apat ang posibleng causes niyan. So, syempre, yung polyp na talagang cancerous at yung polyp na maaaring maging cancer, yun yung mga delikadong mga polyp na kailangan i-biopsy. Pero ang pinaka-importante, kung meron kayong duda, ipatingin nyo na kaagad sa inyo pinagkakatiwala ang doktor, diba? Yes, kasi yung polyp, ano yan hindi mo masasabi yan na, hindi mo basta-basta masasabi na benign lang yan hanggang hindi siya nasusuri talaga. Oo. Mula naman kay Marie Carada, totoo ba na kapag pinabayaan daw ang sinusitis, dapat nang ipa-opera? Meron din akong sinusitis, Doc. Nangyari sa akin yan actually. Ah, na-operahan ako. Ka, pero high school pa ako nun. Kasi yung sinusitis is a form of infection. Mm-hmm. So, kadalasan nangyayari dyan as a complication ng sipon. Okay. So, diba, meron ko ng sipon. Tapos, kaya yung ginawa ko dati, may sipon na ako. Nag-swimming pa rin ako ng madaling araw kasi swimmer ako dati. Oh, wow. So, madaling araw kami nag-try out. tapos, so, nangyari doon, talagang yung sipon ko naging sinusitis. Okay. Eh, despite that, tuloy pa rin ako. So, ang nangyari, nagkaroon na ng nana yung aking sinus. Oh, no. Once na meron ng nana yung sinus, hindi rin makukuha ng gamot. Kailangan tanggalin talaga yung nana doon sa sinus mo by surgery.
Marami tayong natutunan bago today. Thank you, Doc. So, huwag baliwalain ang ordinaryong sipon. Ayun. At huwag matigas ang ulo. Diba? Maraming salamat, Doc Dave. At sa lahat po ng mga nagpadala sa atin, dito po naman sa Pinoy MD. Keep them coming dahil linggo-linggo naman, di ba? Talagang we take time para basahin yan. At sinusubukan natin yan, syempre, sagutin. Pero ang aming payo parate, katulad ho ng aming paalala parate, ay ipatingin ho yan ng personal sa inyo pong mga doktor.